What's up mga kamismo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa main engine pickup sensor. Tatalakayin natin dito kung ano nga ba ang function nito, kung paano ito linisan at pati na din ang mga kahalagahan nito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa isa at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo mga kamismo? Subscribe na at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng 2 o higit pa na video kada linggo. Sa ngayon kasi mga kamismo ay underway kami, kaya hindi ako makapag-upload kaagad ng mga video. Pero dahil napanood mo na to, expect mo na na sunod-sunod na ang mga bago kong i-release na video. Shoutout nga pala mga sir sa mga walang sawang sumubaybay sa akin simulat sa umpisa. Shoutout sa iyo Sir Almer Andayan. Good luck and God bless you po sa inyo sir. To Sir Bernard Zahibo din, thank you din sa inyo sir. Sir Riel, salamat sa suggestion mo. Okay na ilaw natin dito, may hidden fuse pala yung switch. Tsaka inisedate ko lang yung mga grounded na linya. Salamat mga sir sa walang sawang pagsubaybay. Tsaka sa pagsuporta ng aking mga obra. More power sa ating lahat mga sir. Abangan niyo yung mga next vid ko. Okay mga kamismo, hindi ko na ito papatagalin pa. Let's go! Alright mga kamismo, ano nga ba ang pickup sensor? Ito ay isang electromagnetic device na ginagamit upang malaman ang bilis ng prime mover. Ito kamismo ay nagpo-produce ng voltage output kapag nadaanan ng magnetic material or gear tooth ang pickup sensor through magnetic field. At syempre, pag may magnetic field, automatic, merong coil. Ang coil mga kamismo ay siyang nagbabato ng signal papunta sa revolution counter. At dahil dito sa sensor na ito mga kamismo, ay namomonitor natin ang speed performance ng ating main engine at nagiging guided tayo sa pag-adjust nito. Hindi ito katulad ng mga motorsiklo na kahit walang tachometer o speedometer ay okay lang. Pero dito sa barko ay napakahalaga nito. Dahil na rin sa RPM mga kamismo o revolution per minute ay mabilis na nakocompute ang fuel consumption, kung ilang araw ang gugugulin papunta sa puerto o kung saan man ang destinasyon ninyo. At malaki ang tulong ito lalo na during maneuvering padikit o palabas ng puerto. Sa video na yan mga kamismo ay kasalukuyang kong nililinis ang pickup sensor gamit ang cotton cloth at quick dry na chemical. Nang dahil na rin mga kamismo sa halo-halong dumi katulad ng alikabok, grasa, langis na nagiging sanhi ng pagkapalya o pagka-black na mismong sensor nito. Kaya upang maiwasan ito ay laging i-maintain at linisan. Ang routine ko sa paglinis ng pickup sensor mga kamismo ay sinasabay ko sa grounding shaft device. Kadalasan pagka nasa puerto or nakaangkorahe kami. Ingat lang palagi mga kamismo, lalong lalo na sa paglilinis ng mga ganyan. Lalo pat nasa ilalim ka ng barko, mainit, madilim, at napakalaki pa ng flywheel. Tuwing gagawa ka dyan mga kamismo, kailangan ay meron kang kasama. At dapat magpaalam ka sa iyong first engineer or kay chief engineer para aware sila na gumagawa ka dyan. Kasi baka biglang paanda rin yung makina, mahirap na. Nagpapaalala ako at sinasabi ko ang mga bagay na ito mga kamismo para magkaroon ng idea at awareness na rin sa mga future electrician sa barko. Dahil tulad ng karamihan, sumakay ako ng barko na punong-puno ng katanungan sa aking isipan, lalong-lalo na nung nakita ko yung mga machineries. Mas mainam na yung ganito mga kamismo, nagiging advanced kayo. I hope na may nakuha kayong konting idea sa video na to. At kung meron kayong suggestion o kaya naman ay correction, comment lang kayo sa baba ng video mga kamismo. Malaking bagay yan sa akin at sa iba. Pasintabi lang po, lalong lalo na sa mga veterans. Hindi po ako expert sa ganitong larangan. Tulad ng karamihan, nagre-research lang din po ako para may matutunan. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Ako nga pala ulit si Elmismo, ang inyong kamismo na nagsasabing lamang ang may alam. Hanggang sa muli, bye-bye!